Libra, kamusta? Welcome back sa iyong love reading. Guys, pasensya na. May inaayos lang po ako. Maraming salamat po sa mga nag-support. Tignan po natin ang iyong energy. Libra, meron tayong healthy choices. Making healthy choices in love and in life. Self-love, self-care, being happier. So, kung sa larangan ng pag-ibig, kailangan po natin pumili ng healthy choices. Ito po ay nangangailangan ng self-love at saka self-care. Okay? Meron din tayong mirror. Mirroring each other, self-image, introspection. Mukha po may tao na may mirror kayo. O pwede rin ito ay ang pagninilay-nilay at i-examine ang iyong sarili. O pwede rin itong tao ay may mirror ka lang. Tinuturo sa'yo dito ay piliin ang healthy. Not today. Avoiding a conversation. Boundaries. So kung hindi na po kayo masaya, piliin na po natin yung magpapasaya sa atin. Tingnan pa natin. Big spirit, use your mind wisely. So maging wise daw pagdating sa mga decision. Okay, dolphin spirit, this and that are true. Meron na siguro kayong kutob. Kung ano po yung nasa isip nyo, paniwalaan nyo po kasi parang ginaguide kayo ng inyong intuition. Doon na po kayo magtiwala. Rhino spirit, overcome any obstacles. Malalampasan nyo rin po yan kahit anuman po itong mga pagsubok na ibinigay sa inyo. Wise naman po kayo at walang problema na walang solusyon. Kahit po anong pagsubok yan, kaya nyo. Pero ang sinasabi dito na gamitin daw yung utak. Remarkable. Notice everything remarkable about your relationship. Libra, pwedeng kasal kayo kasi may singsing eh. Pwede rin may natutunan ka sa iyong relasyon. Pamilya mo to pero hindi kayo nagtagal. Hindi healthy ang inyong pagsasama. Kayo na lang po yung umalam, guys. Okay. Hindi mo siya makalimutan. Meron po tayo ditong number 20, 47 at saka 50. Tingnan pa natin. Yeah, remarkable itong person para sa'yo. Ano kayang ginawa niya? Hanggang sino itong person mo? We have heart-to-heart conversations. Honestly discuss your feelings with each other. Okay, kailangan daw makipag heart-to-heart, Libra. So, siguro meron kayong hindi na pagkakaunawaan. Buksan po yung puso at saka yung isip para ma-resolve ang iyong problemas. Diba? Yun lang siguro ang iyong solusyon. O pwedeng may separation. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Wow, ganun. Eh, honeymoon to. Asawa nyo, pero hindi po healthy ang inyong samahan. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Lalim ang samahan ninyo na itong person. Kailangan nyo lang dito, heart-to-heart conversation, at saka piliin ang healthy choices. Pwedeng soulmate nyo ito na hindi kayo nagkasundo. Nagme-mirror lang kasi kayo. So, tingnan natin kung sino siya. Letter E, letter U, yun po yung mga initials niya. C, G, letter T, letter I, letter S, G, R, T, okay, letter H, letter D. May honeymoon kayo, nagkaroon din kayo ng romantic feelings. So, pwede talagang soulmate, pwedeng kasal kayo or hindi, pero nagkaroon dito ng hindi magandang samahan. Yun lang naman ang para sa inyo. Thank you for liking, subscribing, and commenting. Spread love and hate to anyone. I love you all. Thank you and God bless.